Liang Juzen, 87 taong gulang na nakadala naman sa Guiyan Village sa Ziyang, China. Isang matandang babae sa China na tinaguri ang Unicorn Woman nang masimulang tubuan ng malaking sungay sa tuktok mismo na kanyang noo. May habang 13 cm at ikinagulat kahit ang mga doktor ang pambihirang laki at kapal ng sungay nito. Ayon sa kanyang anak, ito ay nagsimulang kakitaan ng malanunal na bukol na tumutubo sa noo ng kanyang ina na madalas mangati. Sinubukan din nila itong tanggalin gamit ng mga tradisyonal na gamot, subalit ito ay walang naging epekto hanggang sa pinabayaan na lamang nila ito. At kilaunan, mula sa maliit na nunal, ito ay unti-unting naging maliit na sungay. At isang araw sa kasamaang palad, si Xu Zhen ay aksidente na umpog dahilan para mabali ang noo ay maliit niyang sungay. At makalipas lamang ng 6 na buwan, ito ay napalitan ng mas mataba at mas makapal na sungay na ngayon kanya iniinda kahit sa kanyang pagtulog. Zhang Ruifang, may edad na 101 taong gulang mula noong 2010 na nakilala din sa isa sa mga probinsya ng China. Una niya napansin noong 2009 na may umbok sa kaliwang bahagi ng kanyang noo na kalaunan ay naging sungay at humaba ng 6 cm sa loob lamang ng 1 taon. Naipasuri ito sa mga doktor. Nakitaan din na may namumbong sungay na tutubo sa kanang bahagi naman ng kanyang noo. May mga nagalok para ipaputo ng kanyang sungay, subalit sinanggihan niya ang mga ito sa kadahilanan siya ay sanay na mabuhay at nakilala na rin bilang babae sa lugar nila na may sungay sa kanyang noo. May mga pagkakataon pa nga binibisita siya ng mga tao upang makapagpalitrato kapalit ang mga regalo at pagkain kusang binibigay sa kanya. Madam Dimanche, o mas kilala sa tawag na Widow Sunday, siya ang isa sa pinakaunang kaso na naitala ng isang taong tinubuan ng sungay sa mukha. Isang babaeng Pranses na nakatira sa Paris noong early 19th century, si Madame Dimanche ay 76 na taong gulang nang masimulang tubuan ng sungay sa kanyang noo na humaba ng kulang-kulang 10 pulgada. Ito ay matagumpay na natanggal sa edad niyang 86 na taong gulang ng isang kilalang doktor noon sa Paris. Sa kasalukuyan, may ginawang wax figure na hangon sa sungay ni Madame Dimanche na nakadisplay sa isang museum sa Amerika. Huang Yuanfan, 84 na taong gulang na nakatira sa probinsya ng Sichuan sa China. Paliwanag niya, nagsimula ito bilang isang bukol at mula noon, ito ay tumubo na misulang sungay. Ayon pa sa kanya, sinubukan daw niya itong kutkutin at patulin, subalit wala rin nangyari at ito nga ay tuloy ang humaba. Nang ipinasuri ito sa mga doktor, hindi rin daw nila malaman kung saan nagmula ang pagtubo ng kanyang sungay at baka tumubo lang din ulit ito kapag ito ay pinatanggal. Ang kanyang sungay ay humaba ng 3 pulgada at tinatago niya ito sa pamamagitan ng pagsasuot ng sombrero. Shyam Lal Yada, isang masasaka sa India, 74 na taong gulang na magsimula ng tubuan ng sungay sa tuktok mismo ng kanyang ulo matapos niya manumontog 5 taon na ang nakakalipas. Ayon sa kanyang kwento, nagsimula siya makaramdam ng pangangati sa kanyang ulo at kalaunan, unti-unti niya napansin na may bukol na tumutubo dito. Ang kanyang sungay naman ay humaba na hanggang 4 pulgada at malimit niya ito pinapabawasan sa kanyang balbero. Noong nakaraan lamang taon, noong 2019, ito ay tuloy natanggal sa tulong ng mga kilalang doktor sa India. Ano po sa tingin nyo? Saan nga ba nagsimula ito? Ayon sa mga eksperto, ito ay tinatawag na cutaneous horn, isang uri ng tumor na madalas benign o hindi delikado sa kalusugan na nagmumula sa ating keratin galing sa balat at tuko. Maaari din ito ipatanggal depende sa magiging payo ng mga doktor.